Ayokong magbayad ng compromise penalty. Meron kang open cases, 117 open cases, at ang sabi ng BIR, magbayad ka lang ng 1,000 pesos per open case, o 117,000 yun. Eh? Kasi 1,000, multiply mo ng 117,000 cases, 117,000 yun. Sabi ng taxpayer, ayokong magbayad ng compromise penalty. Explain ko lang ho sa inyo. At huwag ho ninyong kalimutang i-click yung like button para ho mabit ho natin ang algorithm ng Facebook at ng YouTube. Tax specialist sa YouTube at taxpayer Facebook. Salamat ho sa pag-click ho ninyo. Pag-usapan ho natin ang open cases. Pag-usapan natin yung compromise penalty sa open cases. Kailan ho kayo dapat magbayad? At bakit maraming nagsasabi na ayaw nilang magbayad? Okay, maraming kadahilanan kung bakit ayaw magbayad. Because walang pera, sir eh. Kapos kami sa pera. Gusto kong magbayad pero wala akong pambayad. Eh, di talagang hindi ako makapagbabayad. Pag-usapan ho natin, pwede ho naman ninyong i-delay. Marami hong pwede. Ang hindi ko ho nire-recommenda sa mga may open cases ay huwag ho ninyong pabayaang maging open yan forever. Ipapaliwanag ko yan later on. So, pwede ho ninyong i-delay yung pagbabayad kasi ang rule ho, dapat ho makatanggap kayo ng ganitong letter sa BIR kapag meron kayong open cases. Ang tawag ho dito ay formal letter of demand. At nakikita naman ho ninyo na nandiyan ho yung pangalan. So, ang content ho niyan, ito ho. Nandiyan ho yung violation ninyo. Ano yung batas na na-violate ninyo. At number 3, yung amount. So, i-discuss ko itong compromise penalty para ho sa may mga deficiency tax. Ibig ho sabihin ng deficiency tax, yung hong ina-assess ng BIR because na audit sila through letter of authority. So, iniisip ko lang po, mga ka-taxpayer kong minamahal, bala ko sanang magkaroon ng bidding contest sa mga hindi ho kayang magbayad ng professional fee ko para maipababaho natin yung inyong babayarang professional fee at ginagaranti ko sa inyo, mare-reduce ko ang deficiency taxes nyo. Napakadami ko na hong natulungan tao. Kaya lang, hindi ko naman pwedeng ibabang ng ibaba yung professional fee ko dahil kulang din ako sa oras. Ano ho? 24 oras lang ang binigay sa atin ng Panginoon. So, pag-usapan ho natin yung pinanggagalingan ng compromise penalty. Kailangan nyo ho itong i-download sa BIR website para meron ho kayong kopya. RMO 7-2015. At ang topic ho niyan ay schedule ng compromise penalty. Explain ko lang ho sa inyo, ano bang ibig sabihin ng compromise penalty? So, dalawang salita ho yan, compromise, yung number one, at number two, yun ho yung penalty. Ibig kong sabihin, mga ka-taxpayer kong minamahal, meron na ho kayong nagawang kasalanan. At pinapayagan kayo ng batas na makipag-compromise. Pero kanino ho manggagaling ang compromise? Sa BIR ho. Nandito ho sa batas na ito na dapat ang BIR ho ang mag-o-offer ng compromise. Ayan ho, papaliwanag ko sa inyo ng mabilisan ano ho ang dapat gawin ng BIR. Nakasulat ho dito. Lahat ng tao ay qualify ho dito. In all cases of criminal violation of the lahat naman ng nagawa ninyong kasalanan under the National Internal Revenue Code NIRC or yung tinatawag na tax code, criminal ho. Lahat ng tao sa Pilipinas criminal. Kapag ho kayo nag-violate ng tax code. So, isa sa mga criminal liability ay yung hindi pagbabayad, pagpa-file ng tax return kahit hindi kayo magbayad ng tax. Pero required pa rin ho kayong mag-file ng tax return. So, dalawa ho yun. Pagpa-file ng return, ang tawag ho doon declaration. Pag nag-file kayo ng return at wala namang kayong babayaran,
approved na ho yan, wala kayong liability. Pero kung meron ho kayong babayaran pagkatapos ninyong mag-file, yun ho kasi yung unang mangyayari, file and then pay. So, kailangan ninyong bayaran. Pag hindi ninyo ho binayaran, o di dalawa kasalanan nyo, hindi kayo nag-file, hindi kayo nag-pay. Kaya may compromise penalty. Ano sir ang kino-compromise? Yung penalty. Sir, ano yung penalty? Krimen. Kukulong ka. Ang lahat ng penalty sa tax code ay pagkakakulong. Mula dalawa, hindi, mula anim na buwan hanggang anim na taon. Tandaan niyo yan. Ilagay niyo sa isip niyo. Ikaw na may open case ka, ha? Pwede kang makulong from anim na buwan hanggang anim na taon. So, sinasuggest ko, i-avail ninyo ang compromise penalty. Pero ang sabi ko nga, kailan dapat i-avail? Sabi dito sa batas na ito, na binabasa natin, kailangan daw ay mag-issue ng assessment ang BIR. Ito po yon. So, dapat, kung nakatanggap ka ng CMS, case monitoring S, system ba yan o service o sheet. So, kapag nakatanggap ka nun, hindi pa ho yan assessment notice. Ang assessment notice, pinakita ko sa inyo kanina, ang itsura ho nun ay ganito. Yan ho ay assessment notice. Dapat makakatanggap kayo nito. At dapat yan, doon pa lang kayo magbabayad. So, yung mga frontliners ng BIR na sinasabi, ito yung 0605, magbayad ka na. Ibig sabihin ng 0605, mga BIR form yon. Magbayad ka na! Hindi pa ho. Dapat mag-issue sila ayon sa batas na ipinatutupad nila ng assessment notice. Ayun, Kasi ang nakasulat sa assessment notice ay suggested. Suggested amount ng penalty in lieu of criminal prosecution. Ibig sabihin, sinasabi ng BIR, hindi na kita ipakukulong. Sabi doon sa taxpayer, hindi na kita ipakukulong. Basta magbayad ka ng penalty. Ngayon, mag-ingat ho kayo. Kasi minsan ang mga BIR, hindi naman yan, mga biro, ang tawag ko sa kanila, BIR official, biro. Minsan yan, hindi nakaiintindihan yung paano ina-apply ang batas. Maliwanag ho dito sa sinasabi na hindi sila pwedeng mag-ngolekta ng compromise penalty na kakaiba, differ, doon ho sa ine-specify ng schedule. So, ano schedule? Ito po yung schedule. Kaya dapat mga ka-taxpayer, kung minamahal, meron ka nito. Sa bahay mo, sa cellphone mo, dyan sa computer mo, RMO 7-2015. Makipag-compromise kayo ayon, sabi ng ating commissioner, sa batas. So, isa sa mga tinatanong na sa akin nang lumapit sa atin, sir, tingnan mo ito, itong assessment na to. Bakit ang pagkakamali ko ay lahat ay nasa section 250, makikita nyo ho dyan. Pero ang amount ho ay iba-iba. Ayun. Questionable kasi sabi ng batas, ang rule of taxation must be uniform and equitable. Kung section 250 ang na-violate ko, di ibig sabihin kung ang section 250 ay 1,000 bawat isang violation, di dapat kung anim ang violation ko, 6,000 lang. Bakit dito 34,000 ang pinababayad sa akin? So, sa susunod na pag-aaral natin, ibabalidate ko kung papaano check kung tama yung inyong babayaran. Meron nung nag-PM sa akin dito o nag-comment sa YouTube ko sa tax specialista, bakit 45,000 ang binayaran ko, sir? Okay, may mga ganon. So, i-explain ko sa inyo bakit, paano nagiging sobra? Pag nagbayad kayo ng sobra, wala na yan kasi nakasulat din sa batas natin na pwede silang mag-accept ng sobra. Ayan. So, kung mag-accept ka ng sobra, thank you na lang. Ang sinasabi ni Commissioner, ayan, nakasulat dito. Kung mag-accept ka ng sobra, thank you, sabi ni Commissioner. Maraming salamat sa pagbabayad mo ng sobra. O, di mo na mababawi yun. Yun yung mga sinasabi ko sa inyo. Isa pa,
Bakit dito sa sinasabing schedule ng ating minamahal na commissioner, ayan, section 250, i-discuss ko ito sa inyo, maraming klase ng section 250. Ayun. At hanggang kailan? Okay. Dagdag kaalaman ko sa inyo, hanggang kailan? Kailan kayo dapat mag... Ilang beses kayo dapat magkamali? Yun yung dapat na question dito eh. Sir, pwede ba ako magkamali every time? Pwede. Wala naman problema ron eh. Makukulong ka lang pag ikaw ay nagkamali ng maraming beses. Puntahan ko muna yung rule about ilang beses ako pwedeng magkamali. Nahanap ko yung rule. Ayan. Your turn. Ayan. So, dito ho, sa, ang binabasa ko ho ay RR16-2005. Okay. Ganito ho ang pag-a-apply ng penalty. Ilang beses ako pwedeng mag-penalty? Sa aming ganon, kailangan ka lang, nakasulat dito yo. In addition, ito, pwede kang magkamali ng tatlong beses. Okay? Isang beses nagkamali, bayad ka ng fine. Pangalawang beses nagkamali, bayad ka ng fine. Pagdating ng pangatlo, eto po, third offense mo, kakasuhan ka na sa DOJ. May i-issuehan ka ng warrant of arrest. Ayan. So, paano kami i-issuehan ng warrant of arrest? Nasa number 4 ho yung solusyon. RR, again, 16-2005. Ibig sabihin, mga ka-taxpayer ko, lalo na may mga open cases na hindi nakakaalam nito, pag nagbayad kayo ng penalty, ibig sabihin, hindi ho kayo exempted o hindi na ho kayo magpa-file ng inyong PIR form na hindi na-file. O hindi na kayo magpa-file ng mga reports na hindi nyo na-file. Magbabayad kayo ng penalty because yung pinayad yung penalty, yun po yung penalty para hindi kayo makulong. Okay, tapos na yon. Once na nagbayad kayo, hindi kayo makukulong. Pero, meron pa ho kayong gagawing number 2. Ano yon? Yung hindi nyo na-file, ipa-file ninyo. Kahit year 2007 yan, kahit year 2008 yan, ipa-file pa rin ninyo para ma-close yung open case. Kasi hindi mako-close yung open case by mayor of paying the compromise penalty in lieu of criminal prosecution. Hindi po. Ang kino-compromise nyo yung para hindi kayo makulong. Pero hindi po pwedeng i-compromise yung pong hindi pagpa-file. So, sinasabi ho ng batas, ayon ho dito, kailangan nyo pa rin hong mag-file. Ayan ho, oh. Magpa-file pa rin ho kayo. Magsasubmit kayo ng required documents. So, pag lalabas pa rin sa computer program ng BIR, hindi pa rin kayo nagpa-file kahit nagbayad kayo ng compromise penalty. So, susulatan na naman kayo na meron pa rin kayong open cases. Kaya yung ibang nagsasabi sa akin, yes, sir, may open cases pa rin ho kami hanggang ngayon eh. Yes, kasi hindi ka nag-file. Nagbayad ka lang ng compromise penalty. Again, ang pagbabayad ay ng compromise penalty ay hindi pagko-close ng open case. So, pag nakatatlong beses na ho kayo, mag-ingat ho kayo, kakasuhan kayo ng BIR. Mag-ingat ho kayo sa mga legal officials ng BIR, mga sira ulo ho yung iba dyan. Hindi ho ini-implement na pagbayarin kayo ng compromise penalty, tutuluyan kayo kagad sa DOJ. Kapag ganun ho nangyari sa inyo, lumapit ho kayo sa opisina ko, andiyan naman ho yung number ko, andiyan, nag-a-appear, dito sa Mandanya, nag-a-appear. So, tumawag kayo at mag-consult ho kayo, may mga taong sasagot ho sa inyo. So, with that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.